Sa atin namang pagbabalik sa kasaysayan, may iba't ibang uri ng pangkat sa Lipunan noon pa mang sinaunang bayan. Alamin natin kung ano ang mga ito mula kay Xiao Chua sa Xiao Time. Ako ay Pilipino. Masaysayang araw po, it's Xiao Time! Pilipinas, kadalasan kapag ipinanganak kang mahirap, kahit magtrabaho ka buong buhay mo, hindi ka magiging kasingyaman ng mga pinakamayayaman sa bansa. Maliban siguro kung manalo ka sa loto, makapangasawa ka ng mayaman sa Amerika o maging mamabatas ka at makipagtransaksyon sa mga peking NGO na Napolitan. Social mobility ang tawag sa madaling pag-angat at pagbaba ng uring panlipunan ng mga tao. At ngayon sa Pilipinas, halos walang social mobility o walang galawan na nangyayari sa mga uri. Lalo pang lumalawak ang agwat sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap. Iba ang kaso sa panahon bago dumating ang mga Espanyol. Liwanagin natin. Ang pinakamataas na uri sa Lipunan ay yung pamilya ng mga namumunong dato. Kaya marahil uso sa Pilipinas ang mga political dynasty ngayon sapagkat naipapasa naman sa pamilya ang posisyon noong unang panahon. Dati akala natin maharlika ang tawag sa mga ito sapagkat nabasa natin sa mga dokumentong isinalin mula sa Espanyol ng mga Amerikano sa pamumuno ni na Blair and Robertson sa the Philippine Islands. Ang maharlika daw ay noble. E di siyempre, naisip natin ang mga dugong bughaw at konde na nakasakay sa mga kabayo sa Europa. Naging paborito pa ito ni Pangulong Ferdinand Marcos at ninais pang ipalit sa pangalan ng ating bansa. Ipinagawa pang awit ni unang ginang Imelda Marcos. Ako ay Pilipino, ang dugoy maharlika. Yun pala sa pagsisikwalat ni William Henry Scott, mali si na Blair and Robertson. Maharlika ay ang malalayang tao na sa Bisaya ay tinatawag na mga timawa. Narito sa uring ito ang mga bagani, hangaway at mga ngayaw na siyang kawal ng mga sinaunang bayan. At sa pinakababa, ang mga alipin o oripon na naging alipin dahil naging bihag sa digmaan o nagkaroon ng pagkakautang. Kung titignan ang guhit na ito ng mga Europeo sa sinaunang sasakyang pandigmaan ng mga Pilipino, ang Karakoa, ayon kay Dr. Vicente Villan, ang mga tao ay nakasakay batay sa uri. Nasa ibaba ng bangka ang uri ng mga dato, habang nasa itas naman ang mga timawa. Yung mga nagsasagwa ng Karakoa, yun ang mga alipin. Ngunit, kaiba sa konsepto ng slaves sa mga Europeo kung saan pinapahirapan sa habang buhay ang alipin, ang sa atin ay may dalawang uri. Aliping sa gigilid o yung stay-in at yung aliping na mamahay na umuwi sa sariling bahay. Nakakalaya at maaaring umangat ang alipin upang maging timawa kapag nakabayad na ng utang. Gayon din kapag ang pamilya ng dato ay hindi na magaling, maaari silang hamunin sa labanan at kapag napatay ng isang tao ang dato, siya na at ang kanyang pamilya ang magiging bagong dato. Tulad ng nangyari sa takas na kabitenyong Kristiyano na si Pedro Cuevas, nang matalo niya ang dato sa isang labanan noong 1870 sa Mindanao, siya na ang naging dato na kinuha ang pangalan ng napatay na dato, Dato Calun. Kaya kahit may mga uring panlipunan noon, sinasabing may pagkakapantay-pantay ang mga sinaunang Pilipino sapagkat mayroon silang social mobility. Well, ngayon, good luck sa atin. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that, Xiao Time.